Tanya po, if there is one best compliments that you can receive from somebody is when he said to you that, you know, you're different. You're unique. You are unusual. Naiiba ka. Hindi ka kamukha ng marami. Hindi mo nga sa kadilim mo, parang iba ka. Okay. Yeah. Sa Pilipinas, malupit ang Pilipinas sa mga taong pangkaraniwan. At wala tayong, hindi tayo exempted yan. Kaya nga, it's either you are extraordinary or you will be one of the casualties. Kaya whether you like it or not, kailangan umalis tayo sa ating kasalukuyang kalagayan. We have to go higher and higher. Please, everyone, look up. What do you see? When you look up, what do you see? You see a ceiling. You know, a ceiling, when you reach that ceiling, it becomes a floor. And then you look up again, you see another ceiling. Then you look up again, you reach that ceiling, and then you look up again, you see another floor. And so on and so forth. Do you know that your ceiling represents the opportunities in our lives? The trouble with ceiling, hindi ito bumababa. Tayo ang aakyat. So, pag hindi ka bumabagsak, it means one thing, you are not climbing. Pag hindi ka bumabagsak, tiyak, hindi ka umaakyat. Kaya kawawa ang tao hindi bumabagsak. Sabi mo nga sa katilin mo, bumagsak ka naman. Ibig sabihin mo. Why? Di ba? I never judge people who have tried and failed. I have judged people who never tried. Kasi ang taong hindi nagtatry, if you are not a risk taker, it means that you are risking your future. Amen? Because you are risking your future by avoiding the risk. Kahit ano gawin mo, there is always risk. As a matter of fact, in this world, there is no security. Only opportunity. And opportunities are not lost. They are missed. Kaya pag natutulog ka sa pansitan, mamimiss mo ang opportunity. Remember, every day is pregnant with opportunities. Kaya dapat lagi tayong, lagi natin sabihin siya, I will be different. No? Okay, so I'd like to introduce to you somebody in the Bible. Hindi masyadong sikat, but malakas ang dating. Siya lang ang binigyan ng ganitong klaseng commendation ng Lord. Let us open our Bible to Numbers chapter 14. Numbers 14. Let's begin with verse 22. It's between Genesis and Revelation. Ganyan lang yun. Okay. Sabi po rito, surely all the men who have seen my glory and my signs which I perform in Egypt and in the wilderness, yet you have put me to the test these 10 times and have not listened to my voice, shall by no means see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who spurned me to see it. Ito na po ang verse 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land which he entered, and his descendants shall take possession of it. But my servant Caleb, because he has a different spirit, that's why he was able to serve me wholeheartedly. There are two qualities of Caleb. He has a different spirit, and then he follows the Lord wholeheartedly. Alam niyo, nagtataka ako kasi siya lang ang binigyan ng ganitong commendation. And even Joshua, walang ganitong commendation, siya lang. And yet, marami sa atin, hindi natin paborito yung pangalang Caleb. Meron ba sa inyong anak lang ang pangalang Caleb? Puro Joshua, puro Daniel, puro ano, di ba? Meron sa inyong Obadiah? Wala. Habakuk? Wala rin, di ba? Caleb!
Pero si Caleb, matiyon dito. Alam mo, mabigat ang dating nitong si Caleb. Mismong from the mouth of our God, he has a different spirit. Ano kaya ang kanyang sikreto kung bakit siya tinawag na kakaiba? He is unusual. He is different from the rest. Okay, tingnan po natin how he got a different spirit. Number one, because of how he responds. Everybody say response. Okay, he does not react in times of difficulties, in times of heated arguments. He responds. Bakit? Tingnan natin nung mag-report yung 10 espiya na kasama niya. Meron po nakalagay dyan. Tingnan natin. Okay? Sabi rito, thus they told him and said, we went into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, but, however, nonetheless, ang Tagalog, ngunit, datapwat, subalit. Pag sinabi mong, the land flowing with milk and honey, at pag sinabi mong, kaya lang, medyo na-violate na, na-baliwala na yung previous statement mo. Kaya lang, okay naman akong pastor eh. Kaya lang, okay naman ang misis ko eh. Kaya lang, kahit anong bulkas silang ilagay mo, hindi ko maandali, ganun pa rin. Kaya lang. Nevertheless, sabi dito, nevertheless, the people who live in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendants of Anak there. Amalek is living in the land of the Negev, and the Hittites, and the Amorites, and living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the side of Jordan. Now, tingnan po natin sa verse 30. Ito po ang nakita kong napakagandang ikutan natin. Sabi dito, then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. Caleb silence, quieted. Halimbawa, may nag-uusap sa church, may problema, meron talagang issue na pinag-uusapan, mainit. Si Caleb, meron siya kakayang, shh, hindi siya sumasabay, hindi siya pinapainit yung discussion. Sabihin niya, shh, di ba? Quieted the people before Moses. Mga kapatid, tinanin niyo to, ano ang nakita ni Caleb? The 10 spies focus on the people of the land, while Caleb focused on the promised land. Di ba? That's why, sabi rito, we should by all means go up and take possession of it. How do you respond when there are contra sa ating leadership? How do you respond? Are you going to focus on the promise of the Lord? Or to other areas, to other issues? Sabi niya, Caleb, sabi niya, quieted the people before Moses. Mga kapatid, ewan mo kung meron po kayong napapansin dito. Where was Joshua during that time? Bakit si Caleb lang? You know, nag-iisa ang boses ni Caleb. Ano mo nangyari? Tingnan mo sa verse 31. Dahil he was alone. The voice of one man is not alone. Kaya sabi rito, but the men who had gone up with him, sabi rito, we are not able to go up against the people, for they are too strong for us. So they spread. They gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they had spied out. The land through which we have gone is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great size. Kung dalawa lang siguro kung tumulong si Joshua, baka hindi pa kumalat ang bad report. You know, in Numbers 14 verse 1, buong gabi nag-iiyak at talagang nagre-reklamo ang buong Israelites during the time. Because of the ten spies, because of the report of the 10 spies, Caleb cannot make it alone. Si Joshua kaya ay nasaan? Siya kaya ay nasa isang sulok, walang kibo, o ano kaya ginagawa niya? You try to imagine. Hindi ba ang hiningi natin si Joshua napakatapang? Where was he during this time? Kailangan ang salita niya. Silence is a crime during this time.
Silence is a crime. Though in our house, silence is very, very important. Everybody say amen. Amen. Okay, tanyo. Yan ang napaka-illusive dream sa bahay. Diba? Pero dito, hindi kailangan ng silence. He has to speak up. He has to stand out. Kaya alam mo nung sinabi na Lord, but my servant Caleb has a different spirit. Different spirit from the rest. Not from the 11, not from the 10. Tingin ko from the 11. Kasama si Joshua rin. Eh, pastor, si Joshua matabang yun eh. Tama sa Numbers 14, verse 8, doon lang sa nagsalita. Lumipas na ang buong magdamag. Nag-spread na ang bad report. Nag-complain na ang mga Israelites sa Panginoon. Kaya nasakta na ang si Lord. Sabi niya, how long would I stand with these people? Sabi ng Lord. Pero kung umigo na. Pero ang tingin natin si Joshua. Ako, natutuwa ako sa Lord kasi kahit kami kahinaan ng leaders, ipinapakita niya talaga. Hindi niya tinatalo. Alam niyo, pag sinabi ng mother ninyo, oy, maligo ka madalas ha, ang ibig sabihin nun, tamad ka maligo. Oy, mag-toothbrush ka lagi ha, ibig sabihin nun, hindi ka sumisipag mag-toothbrush. Oy, mag-aral ka mabuti, ibig sabihin nun, tamad ka. Alam niyo ba, of all the Bible characters, the Lord spent 17 words of encouragement to encourage Joshua to continue. It means what? Be strong and be very courageous. No man shall be able to stand with you. As I was with Moses, I will be with you. Ang daming encouragement pagdating sa Joshua chapter 1 and Joshua chapter 2, kahit nang magpadala siya ng spearing dalawa, talagang puro encouragement. Why? Kasi nakita ko, kailangan i-encourage siya ng matindi. Tapos sabihin niya, Joshua 24:15, sikat na sikat sa atin yan, nakalagay pa yan sa ating dining table. As for me, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo ba sa Tagalog yun? Basta ako, pamilya ko, ako, ayos na kami, bahala kayo sa sarili niyo. I am not telling you that this is a doctrine, but I am just telling you to be imaginative. Mga kapatid, ang hirap sa Pilipino, madalas, hindi tayo lumalabas sa kahon natin. Huwag niyo sabihin mo lang, eh, ito kasi na ako, ano? In this fast-changing world, not to change is suicidal. Ang tindi ng pagbabago. Sino gumagamit sa inyo ng ano? Ng beeper hanggang ngayon? Pager. Nilampaso na yan ang cellphone. Mayroong isang tao, lahat ng pera niya, lahat ng lakas niya, talagang dinibote niya sa horse whip, yung pamalo ng abayo. And she became millionaire because of that. Not realizing that someday, automobile will be invented. Nung ma-invento na ang ano, sakit, sinuasakit sa kabayo. And lahat ng pera niya nandun, wala na, bumagsak siya. Why? Because hindi siya nag-expect, nag-anticipate that there will be changes. Kahit na nga po tayo mga manggagawa, hindi pwede yung style natin na pukpok lang tayo ng pukpok sa pulpit. Ah! The Lord is good! May arthritis ka na, may kung ano yan, ang hirap sa ating kultura when you are trying to be excellent, when you are trying to be different, you will be branded as arrogant. At yung mga ayaw magbago, ang tingin natin humble, naiiwan na yun. Why? Kasi iba na, lalo sa youth. Basta ang churches ngayon, bihira ang youth, it means medyo hindi tayo attractive sa kanila, kaya kaming mga youth nagkakaintindi. Say amen. Palakasan lang ng apo. You are calling, huh? You are different. When you are trying to excel, you will expose the mediocrity of people around you, especially the leaders. As a matter of fact, if you want your men to bleed, you must have a hemorrhage. Eh sige, mag-hemorrhage yung members mo kaysa sa ikaw, iiwan lang kanya. Hindi pwede yung kailangan, we set an example. We have to be on the top, otherwise, mapalitan tayo ng mga yan. Hindi natin sila masisisi. Di ba? So we have to be defined. It is a must.
Ako, this is my favorite expression it. Life is too short to be ordinary. Even sa aming bahay, even mga anak ko, talagang I really emphasize these words. Sabi, life is too short to be ordinary. Di ba? And life is too short to get married. Ay, di pala, not to marry. O, sino nga pala gusto mag-asawa ng pastor dito? Yung mga single ladies, meron ba single ladies dito? Yung gusto mag-asawa ng pastor, meron ba? Anybody wants to marry a pastor? Kasi, wala kayo, sige na ba? Alam nyo, sa totoo, marami kayo namin miss pag hindi kayo nag-asawa ng pastor. Hallelujah! One reason, that's why I don't want to bring my wife in a seminar. Because I know you will ask her. Kaya yung bumuti pa ako. Kasi may seminar ako, sabi ng isang sister, I have witnessed the life of my two sisters who happened to marry pastors. And I have observed the life, how yucky, it's kadiri to death. That's why I said to myself, I will never marry a pastor. Pero, lesson, never say never. Kaya dahil doon, she was able to make a very memorable song. Kaya sabi niya ganito, kung ako'y mag-aasawa, kung ako'y mag-aasawa, ayoko ng pastor. Ang bahay niya, hindi sa kanya. Ang kotse niya, hindi sa kanya. Ang nanay ko, galit sa kanya. Ang pera niya, gulang-gulang pa. Kung ako'y mag-aasawa, ayoko ng pastor. Iiyak kayo eh, di ba? Pero alam nyo, when she attended the seminar, there was a change of mindset. Yes. Sabi niya ngayon, kung ako ay mag-aasawa, kung ako ay mag-aasawa, ang gusto ko ay pastor. Nabago eh. Ang bahay niya galing sa kanya, ang kotse niya galing sa kanya, ang nanay ko bilib sa kanya, ang alamos niya ay sobra-sobra. Kung ako ay mag-aasawa, ang gusto ko ay pastor. Pastor, I'm sorry. We are not scalable. Ibalay magsisisi rin mga yan pagdating ng katabi mo sa katabi mo, magsisisi ka rin. Different. Alam mo ba kung sino ang mas maraming mapapahama kapag ang leaders ay weak or wicked? Alam niyo kung sino maraming mabibigtims if you are weak or you are a wicked leader? Hindi yung wicked leader. Kasi wicked leaders, very few will trust them because they are wicked. Ang teachings na 95% wrong, kung konti malulukon yan, I found the church of Satan. Walang pupunta sa iyo. Pero yung 95% correct na may 5% wrong, ang daming malulukon yan. Walang holdappers na mukhang holdapper. Mga nakabarong yan, naka-touchy case. Magaganda, parang pastor. If you are a wicked engineer, bihira magpapakontrata sa iyo. But if you are a weak engineer, ang dami mapapahama. Gumawa ka ng tulay, nag-traffic sa itaas because you're weak. Bagsak yan. Mahina kang doktor. Nag-opera ka. Nung maisa na mo, naiwanan ng gunting sa loob. Can you imagine that? Mahinang teachers, ang dami mong ipapahamak. Next generation.
mahinang pastor sa church, patay tayo, kawawa ang ating next generation sa church. Kaya nga, by hook or by crook, kasalanan ang hindi nag-i-improve ang mga manggagawang kamukha natin. By hook or by crook, we've got to be like Caleb, different spirit. And it starts with your mind. Why? Because excellence begins between your ears. You know what is between your ears? Not your nose. Your mind. Success is an inside job. He who wins the mind wins the soul. Kaya dapat puputektahan natin ito. I was there sa Puneta when you had anniversary ito. Sabi ko, Lord, great opportunity means great responsibility. Do you know whether you like it or not? Ang foundation ng Lord of the Nations, kayong mga leaders. Kaya napakarami pong trabaho ng inyong bishop. Napakarami. But again, the Lord is there to give him enough grace. Kaya lang, he cannot make. Kailangan marami talagang, kailangan supportive, kailangan cooperative tayo. We've got to learn. Kailangan mag-hemorrhage siya, mag-bleed kayo. The moment I stop growing in my church, the church will die. Dahil ako ang nagmamanubele. Sa aking ministry, yung Barnabas International Ministries, I minister with the ministers. Because I know one of the most unministered persons in the world are the ministers themselves. Who pastors pastors? Hindi na, di ba? Bakit hindi ba tayo na dadry? Matadry tayo ngayon. Misa nga, linggo ng umaga sa kapalang dumating ang message, saliligo na tayo. Eh, message na ng umaga, Sunday morning. Alam pa tayo, Lord, tagal eh. Di ba? Kaya nga, misan, ikaw, pagka nagpipitsa, wala ka lang maisip talaga. Ang topic mo, Jesus wept. Si Jesus ay nagwalis. Biro mo, mga leaders yung sampu, leaders from each tribe, and yet mga negative. Tatlong beses sinabi nito, we saw the Anakites, we saw the descendants, we saw the tatlong beses, they live not by faith, but by sight. We saw in verse 28, nakalagay doon. Tapos, in verse 32, meron din nakalagay. In verse 33, tatlong beses. We saw. Samantalang si Caleb, ibang nakita niya. Anong klaseng mata meron to? He focused on the promised land, while others focus on the people of the land. Di ba? How about us, mga kapatid? Tayo ang ini-expect ng mga nasa under sa atin. Anong nakikita natin? Kaya po ako, I am very much willing to be stretched by the challenges. I don't know if you will agree with me, but I want you to remember this. If you are safe, something is wrong. You miss something. Pastor, mahirap naman yun. If you are safe, ibig sabihin, nasa comfort zone ka lang, you miss something. Goodbye, growth in our personal life. Kasi, like rubber band, we have to be stretched. And most of the time, ang makaka-stretch sa atin ay walang iba, kundi yung mga challenges, yung mga hindi natin nagagawa. Sabi nito, a land is an exceedingly good land. No, we are not able. Pero si Caleb, iba. Let us calibrate ourselves. Magkakaanak kayo, ipangalan naman nyo kay Caleb. Di ba? Kung mag-aasawa kayo, anong pangalan mo? Pag hindi Caleb, huwag na lang. So, you know the slogan of the Marines? Ang ganda, slogan of the Marines. Sabi niya, the things that don't kill you
will make you better. Hindi naman mamamatay itong mga ito eh, di ba? Pero alam niyo po, nakita ko rito, sabi ko, Lord, saan nakuha ni Caleb yung ganitong klase display? Siya lang. Siya lang, di ba? Pero sa Numbers 14, pati si Joshua, sumama na rin. Silang dalawa. Kaya sabi ni Joshua, Numbers 14, verse 8, sabi niya, if the Lord is pleased with us, He will bring us into the land and give it to us. Galing ano, sabi niya, if the Lord is pleased with us, sa ibang salin, if the Lord delights in us, by believing in the promise, if the Lord delights in us, dalawa gagawin ng Lord. Sabi ito, He will bring us into the land. Hindi sinabing, I will give it. No, He will bring us. And then after that, nung nandoon ka na, and then He will give it to you, a land flowing with milk and honey. Because the land is an exceedingly good land. Limang taon pa, mararanasan ninyo habang tinitingnan ko ang galon ng Lord sa inyo. There will be a stage of milk and honey. Kaya, sabi mga kaibisan, kailangan talaga naging sensitive, kailangan bantayan para dire-diretso talaga tayo. So, do you believe in that? Yes! So, let us do our part. Let us be different. Kailangan mag-excel tayo. Pag nag-preach tayo, huwag kayo magsisimula lagi ng magandang umaga po sa inyo. Ay, naku, 1908 pa yun. Kailangan, iba na ngayon ang gawin natin. Hindi yun. Sabi po ng Lord sa akin, eh, matagal na yan, style na yan. Kailangan, ako po, ano mo sinasabi, I spend most quality time in thinking of the introduction. Kasi pagka nagsalita ka ng walang dating, magwa-wonder na yung mga mind ng mga yan. Ihingi ka pa ng paumahan, pasensya na po kayo, hindi po ako masyado nakapag-prepare. Ibig mo sabihin, ako ay tingin mo sa akin, hindi ako talagang dapat paghandaan ng message dahil ako'y ganito lang. Nandito na rin lang tayo. This is a privilege. Nandito na lang tayo. Ikarir na natin. Yeah. Ikarir na natin. Let us read. Because sabi ni John Wesley, it's either you read or get out of the ministry. Ang lupit nun, di ba? Mas maraming bastos, mas maraming damit kaysa libro. Di ba? Mas maraming damit, dami, pero kulang ang libro. Madalas makikita mo, nandun sa Bilyana, nasa Bidioque. Bihira ay nasa mga bookstore, nasa power bookstore, nagkakaumpugan niya. Eh, pastor, pagka ganun, revival na. Tiyo sa airport, tiyo may ibang bansa, pag nagihintay ng flight nila, talagang mga binabasa, tayo talaga, ibang klase. Nandun pa rin sa mga, sa PX bookstore, calling the last Filipino passenger. Ipagbubay mo. Pero magkano ba talaga ito? Pero hindi yun sa Lord of the Nations. Nahirap na. Baka hindi tayo makalabas dito. How do you respond? Hindi mo kaya? Tayo'y tinawag sa mga bagay na hindi natin kaya. Eh kung kaya mo, kailangan ka po ng Lord. Talagang hindi mo kaya. Pag sinabi ng pastor na, bibigyan ka talang assignment na gagawin mo, tagal ko nang hinihintay niya, pastor, kaya ko yan. Awag, huwag mo lang po ninyo pagkakaroon. Pero pag, hindi ko po kaya yan. Welcome to the club. Yeah? Kasi pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Diba? Alam niyo po ako, sinubukan ko ng Lord eh. Isang araw, dumating aking anak sa akin, sabi ko, Papa, I passed the entrance examination sa college. Naku, mabuti naman, anak, manang-mana ka talaga. Sa nanay mo. Saan ka alam nakapasa? Papa, sa Lasal po. Saan? Sa Lasal. Nangiintindihan mo ba sinasabi ko? Kumuha ka sa iba. Padyan. Kasi, Papa, doon ako, hindi.
Talagang sinadya mo, diyan ka pumuha. Dahil alam mo, na andyan ang kaklase mo, aircon dyan, mga yan. Hindi yung balong kung magkano matrikula dyan. 3 months, 30,000. E-tricing dyan. Tingnan mo, anak, kalimutan mo na yan. Hindi natin kaya, anak. Hindi naman nakuan. Hindi ka naman anak ng drug lord. Hindi ka naman anak ng gambling lord. Eh, anak alam ng praise the Lord. Eh. Underestimate myself. And that is acceptable in the Philippines. Pag ina-underestimate mo sarili mo, napaka-humble niya. Diba? Yung pala torpe. Pag nag-excel ka, mawawala yan. Timidity na yan. Malawala ka. Hindi, sabi mo, hindi pwede, anak. Sabi ng anak ko, Papa, alam mo pag nasa church ka pag sandal, kung sumigo ka, my God, she'll supply all my needs! Supply all money, so wala ka rin pala papa. Jolongs ka rin pala. Jolongs. Alayin niyo po. Grabe talaga. Sabi ko nun, ano ba? Sa'yo, sabi na nun, nabasa ko yung statement ni, ano, ni Tertullian. Kaya maganda talaga. Talagang wide reader talaga. Sabi ni Tertullian, I believe because it is impossible. Masira ulo nito. I believe because it is impossible. Eh tayo, we believe because it is possible. And then according to him, if you believe in the possibility, it is not faith. It is philosophy. Even unbelievers can do that. We are different nga. Hindi tayo kamukha ng tagalabas. Paano ito? Biti na na. Yan na, I believe because it is impossible. Second, nag-second year na po. Bandang uli po, pati yung isang anak ko, doon din nakapasa. Dalawa na sila nag-aral doon. Sabi ko, talagang papatayin mo ako. $60,000 every 3 months. Ngayon po, tapos na silang parehas. Walang utang. I'll tell you, pareho pang may honor kung laude pa. I don't want to talk anymore. It's very obvious. Paano-paano talaga sa narin? Ngayon, sasabihin nila na walang trabaho sa Pilipinas. Walang trabaho sa Pilipinas sa mga ordinaryo. Pero if you are trying to excel because of the grace of the Lord, grabe, hahabulin ka ng trabaho. Huwag tayong maniwala mo kasi ang tingin natin pare-parehas lang tayo. Hindi tayo kapare, hindi tayo kaparehas ng iba. Because we have the space of grace of our God. Diba? Grabe yung biyaya sa atin. Eh para ano pa naging anak tayo ng Diyos kung walang kaibahan? Diba? So sabihin ko sa sarili ko, sasabihin ko sa kanila, you different me. Hindi mo sa katabi mo, you different me. It starts in the mind. Kapag sinabi nyo na, hindi ko kaya, talagang hindi mo kaya. Sino mag-aakala na makapagpaan ka sa ganun? Eh, isang hamak na pastor lang, isang basahang marunong. Kailang ating mga extended to nga mo. Yung mga Panginoon, wag po na ba ako makita kung hindi ikaw. Bakit ano, di umalis ka dyan, tinatay ko lang. Nasa langit na nga, pabababain mo. Gracias.
What do you see yourself? What matters most is how you see yourself. Saan nakakita? Leon ka, pero huwag sa lamig ka, ang umul mo. Pero pusa ka, nung umul ka. Ano? Our God is a ano, Lion of Judah. Lahat ng biyaya, all spiritual ingredients have been given to us. 2 Peter 1:3. All spiritual blessings have been given to us pertaining to life and godliness. Di ba? So mga kapatid, how do you see yourself? I want you to write this, no, maigli lang. I think, therefore, I am. Okay? Di ko lang matagalog yun eh. I think, therefore, I am.